Ang Genie. Ito'y taong 1926, namatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya tumira ako sa Baghdad kasama ang aking lola Sabrina. Gusto kong malaman kung paano sila namatay. Ngunit ayaw ikwento sa akin ni lola. Kahit nasa walang baitang na ako at 15 taong gulang. Lola, magpapaalam lang po ako, pupunta na po ako ng eskwela. Paalam po. Oo, apo. Magsikap ka at mag-aral ng mabuti. Saan ka dadaan papasok? Lola, doon po sa daanan, malapit sa lawa, sa labas ng bayan. Daanan? Yung malapit sa lawa? Huwag kang lalapit sa lawang yon. Pero bakit po, Lola? Hindi ko alam. Basta pag sinabi kong hindi, hindi. Hindi ka lalapit sa lawang yon. Hindi ako pinayagan ni Lola na dumuan sa malapit sa lawa. Lalo ako nagtaka kung bakit. Kaya nagpa siya akong doon mismo dumaan papuntang eskwela. Kinalaunan, naging kaibigan ko sina Afrin at Hamza. Pare-pareho kami dumadaan sa lawa papasok ng eskwela. Alam mo ba, Omar, sabi ng inay, meron daw genie malapit sa lawa. Dati daw ay kumain siya na maraming tao. Kinulong siya sa maliit na palayok at tinapon sa lawang ito. Ganun ba, Afrin? Kaya siguro pinagbabawalan ako ni Lola na dumaan dito. Pero pakiramdam ko, tahimik pa rin ang lugar na ito. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Hanggang napansin namin si Afrin na may mga itim na matang nakatingin sa amin sa lawa. Nakita ito ni Afrin na may nakatingin sa kanya. Natakot si Afrin. Sino andyan? Sino ka? Walang tao dyan, Afrin. Baka refleksyon mo lang yung nakita mo. Bigla na lang, sa daanan, may nakita kaming babaeng umiiyak. Sira-sira ang damit ng babae at may dala siyang timba at patuloy sa pag-iyak. Oh, bakit siya umiiyak? Omar, huwag mo siyang lapitan. Hindi natin siya kilala. Natatakot na ako at dumidilim na. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano ka ba naman, Afrin? Masyado kang duwag eh. Meron ka namang mga kasama. Kaya, nilapitan namin ang babaeng umiiyak. Bakit ka umiiyak? Mga bata, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala akong nahuling kahit anong isda at nahulog pa ang kaunting pera ko sa lawa. Anong sasabihin ko ngayon sa aking amo? Mamamatay na ang mga anak ko sa gutom. Kaya mauuna na lamang akong tatalon sa lawang ito. Wag! Huwag mong gagawin yan! Saan mo ba nahulog ang pera mo? Kukunin ko sa lawa at tutulungan ka namin mangisda. Ano pinagsasabi mo, Omar? Dumidilim na. At tandaan mo, sabi ng lola mo, huwag pumunta sa lawa. Masama ang kotob ko. Umalis na tayo. Ano ka ba? Manahimik ka kung ayaw mo tumulong. Walang mangyayari. Hindi ako uuwi hanggat hindi natin siya natutulungan. Hindi namin alam na pinagmamasdan kami ng mga mata sa lawa. Bigla na lang napansin namin may gumalaw sa tubig. Isang kakaibang anino na lumabas mula sa tubig. Noong una, mukha itong ahas pero unting-unting naging butiki. At patuloy pang nagpabago-bago ang anyo. Tumingin ulit si Afrin pero wala na siyang nakita. Hindi talaga maganda ang kutob ko, Omar. Hamza, umalis na tayo dito. Tumigil ka dyan, Afrin. Lulusong ako sa lawa. Tinanggal ko ang aking damit at sapatos at lumusong sa tubig. Umalo ng tubig at biglang may nakita akong maliit na palayok na parang inabot lang sa akin. O ano to? Palayok? Mukhang maganda. Iuwi ko na ito. Doon ko mismo nakita ang pera ng babae. Umahon ako at binalik ko ito sa kanya. At tinulungan ko siyang mangisda. Pinakita ko sa kanila ang palayok at ang babae. Biglang namula ang mata at tumawa ng napakalakas. Umihip ang malakas na hangin sa paligid at lalong umalon ang tubig sa lawa. Tignan nyo! Nakita ko ang aking palayok. 200 taon ang tagal kong naghintay. Sabi ko na nga ba, makukuha mo yan. Akin na ang palayok na iyan. Ibigay mo sa akin ngayon ang palayok na iyan. 200 taon? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede.
Sa akin ang palok nito. Ako ang nakahanap nito sa lawa. Akin na to. Sabi ko naman sa'yo, hindi maganda to, diba? Umalis na tayo dito. Tumakbo kaming tatlong paalis ng lawa. Ngunit nag-anyong aso ang babae at hinabol kami nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At biglang tumubo ang kanyang pakpak. At naging isang malaking lawin. Naagaw niya ang palayok sa aking kamay habang tumatakbo ako. Huminto na kayo. Nasa akin na ang palayok. Ngayon, matapos ang 200 taon, makikita ko ulit ang genie. Kailangan ko lang palang maging ubod ng tiyaga upang mapasa akin ito. Pagkatapos nito, nag-anyong babae ulit siya at bituksyan niya ang hawak niyang palayok. Pagbukas niya nito, mabas ang makapal na usok at napalibutan kami nito. Isang asul na higanting lalaki ang lumabas sa palayok at tila usok lang ang ibaba ng kanyang katawan. Ha! Nakalaya din ako matapos ang 200 taon! Ako na ang maghahari sa mundo! Na makita ang babae, pinuntahan niya ito at sumanib sa kanyang katawan. Lumabas ang apoy sa kanyang bibig at naging pangil. Tumawa siya ng sobrang lakas. Naging buntot ng asang kanyang binti. Takot na takot kami at tumakbo kami sa daanan. Ngunit naabutan kami ng genie. Nahuli niya ako sa binti at sinabuyan ako ng asido sa mukha. Hindi! Layuan mo ako! Sumanib sa akin ang genie. Lumabas sa aking bibig ang mga dila ng ahas na parang galamay. Namula ang aking mga mata at biglang umulan. Kaya pinuntaan ni na Afrin at Hamza ang aking lola at kinuwenta nila ang anong nangyari sa lawa at sa akin. Bakit apo ko? Bakit sinuway niya ang bilin ko? Mga apo, nakita niyo ang genie. Ang genie na kumain sa magulang ni Omar. Kaya ayokong pumunta kayo doon. Ha? Huh? Bakit? Ano pong genie, Lola? Nag-iibang anyo siya. Minsan mabuti, pero madalas masama. Kaya nilang sumanib sa mga hayop o tao at maging tulad ng mga ito. Meron silang ibang klase at maging ibang-ibang mga kulay. Mabilis siyang tumakbo at kayang magbuhat ng bagay o taong mabigat pa sa kanila. Maari din silang tubuan ng mga pakpak. Minsan naman nagiging aso sila. Madalas silang magpakita sa mga ahas, kaya kaibigan nila ang mga ito. Ibig sabihin, hindi na po mababalik si Omar? Ang lalaking si Hatim, baka meron silang alam na solusyon. Umuwi na kayo, mga apo. Mag-ingat kayo. At yun nga ang ginawa ni Lola. Hinanap niya ang lalaking Hating Baba. Marami itong gayuma sa kanyang bahay, sa kanyang pader. May mga ulo na may hiwagang hayop at ramdam ang makikasasidid nito. Pumasok kayo, sige. Kinuha ng genie ang apo ko. Ah, wag mo nang ituloy. Alam ko na lahat yan. Bakit pumunta ang mga bata sa lawa? Nabuksan tuloy ang palayok pagkalipas ng 200 taon. Ngayon, maghahari ang lagim. Ililigtas ko si Omar. Pero tandaan nyo, gagawa ng alay ang genie at buhay ang kapalit nito. Nagsimulang umawit si Hatim at naghagis ng kahoy sa apoy. Ilang saglit pa, lumating ako, si Omar, na ngayon isa ng genie. Para akong higante na may pakpaka at namumulang mga mata. Pagdating ko sa silid ni Hatim, nabalot ng pulang usok ang paligid. Bakit ka lumabas sa palayok? Anong nagawa ng batang ito sa'yo? Umalis ka na! Ha! Masikip nga dito. Kaya ililibot ako at maghahanap ng bagong bahay. At sisirain ko ang mundo. Patuloy sa pagkanta si Hatim.
Di nagtagal, naglaban ang kapangyarihan ni Atim at Genie. Lumabas sa katawan ko ang Genie upang labanan si Atim. Mukha siyang ahas. Bakit mo ako tinanggal sa katawan ni Omar? Sige, dito na lang ako sa lola niya. At bago pa man magawa si Hatim, agad sumanib si Genie sa katawan ng aking lola. Natumba si lola sa sakit. Nalungkot ako. Kumuha si Hatim ng takore para lagyan ng Genie. Lisanin mo ang babaeng ito. Kung hindi, ikukulong kita dito. Wag! Anong ginagawa mo? Wag mo akong ikulong dyan! Lilisanin ko ang matanda. Susundin kita. Ikaw na ngayon ang aking amo mula ngayon. Ngunit, hindi tumigil si Atim sa kanyang pagkanta. Hanggang sa lumabas ang Genie sa katawan ni Lola at nalipat sa takore na hawak ni Atim. Ngunit, namatay din si Lola. Wala na ang lola mo, Omar. Huwag ka nang umiyak. Dapat sinunod mo ang bilin niya. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ko makakalimutan ang Genie na iyon. Masakit isipin na dahil sa pagkakamali ko, namatay ang aking lola. Pinagkuroso ang mundo ng mga Genie. Ang wakas. Ang Itim na Madre. Ito'y taong 1989. Magkakasamang nakatira sina Cheryl, Agnes at Diana sa isang bahay sa Inglaterra. Magkakaiba sila ng mga trabahong pinapasukan. Di nagtagal, lumalalim din ang kanilang pagkakaibigan. Agnes, anong klaseng lalaki ang gusto mo mapangasawa? Siyempre yung mayaman para habang buhay akong nasa karangyaan. Nako. Ikaw, Cheryl. Masaya naman ako sa trabaho ko sa bangko. Gusto ko yung mabait. Kahit hindi mayaman. Basta may hanap buhay kami at masayang pamilya. Yun lang ang gusto ko. Bakit? Magtatrabaho ka pa? Gusto ko yung asawa ko magpapaalipin sa akin. Paglipas ng mga araw, kaarawan na ni Cheryl. Nagplano ng sorpresa si Agnes at Diana para sa kanilang kaibigan. Naglagay sila ng mga palamuti sa kwarto sa bisperas ng kaarawan nito. Hating gabi pa ang kaarawan ni Cheryl. Makikita niya to pag uwi niya at masisira ang sorpresa natin. Oo nga, di ko naisip yon. Ganito na lang. Ako ang mag-aayos dito, tapos sunduin mo siya sa opisina at mamasyal muna kayo hanggang hating gabi. Oo, magandang idea yan. Manunood muna kami ng sine bago umuwi. At pumunta si Diana sa bangko bago pa matapos ang trabaho ni Cheryl. Oh, Diana, anong ginagawa mo dito? Naisip ko lang isama kang manood ng sine pagtapos ng trabaho mo, ano, tara? Ah, nasurpresa naman ako sa imbitasyon mo. Nasaan si Agnes? Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, kaya tayong dalawa lang ang manunood. Kaya kinausap ni Diana ang amo ni Cheryl at umalis na sila sa bangko para manood ng sine. Habang sa bahay, naghahanda si Agnes para sa sorpresa nila kay Cheryl. Pauwi na si Diana at Cheryl galing sa panonood ng sine kinagabihan. Ang ganda ng palabas, Diana. Salamat. Walang problema, Cheryl. Alam kong nakakainip yung trabaho mo kaya naisip kitang yayain. Nag-uusap ang magkaibigan habang naglalakad pa uwi nang isang babae ang biglang nagpakita sa kanila. Nakakatakot ang kanyang mukha at nakadamit ng pangmadre. Tila nakalutang ito sa ere. Nagulat si Cheryl at Agnes sa biglang pagdating ng misteryosong babae sa harapan nila. Sino ka? Nagtago si Diana sa likod ni Cheryl. Ayaw niya lumapit sa babae dala ng sobrang takot nito. Nakita mo ba ang kapatid kong si Peter? Peter? Sinong Peter? Wala akong kilalang Peter. Nasa bangko ng Inglaterra ka, di ba? Oo. Pero hindi mo kilala si Peter? Kapatid ko siya.
Nasaan siya? Umalis na tayo, Cheryl. Tara na. Baka nababaliw ang babaeng yan. Halika na. Natatakot ako. Kilala mo si Peter. Nagtrabaho din siya sa Bangko ng Inglaterra. Hindi ko alam. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi mo talaga kilala? Sumigaw ang madre habang lumalapit kay Cheryl at saka sinakal ito sa leeg. Pulang-pula ang mga mata niya. At sa halip na luha, tumulo ang dugo mula sa kanyang mata. Lumabas ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Lumipad siya sa ere habang hawak si Cheryl sa leeg. At tumawa ng napakalakas. Nabalot ng takot at gulat si Diana nang makita ang nangyayari sa kaibigan. Bitawan mo ang kaibigan ko! Lalo pang tumaas ang paglipad ng madre, saka binitawan si Cheryl para mahulog sa lupa. Tumama ang ulo ni Cheryl sa kongkreto at nabiyak agad ito. Lumabas ang napakaraming dugo. At nawala ang misteryosong babae na parang bula. Tumakbo si Diana para tulungan si Cheryl, ngunit sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya. Umiyak si Diana at sinabi sa kanyang kaibigan, Cheryl, gumising ka. Parang aumod na. Kaarawan mo pa naman ngayon. May sorpresa kami ni Agnes para sa'yo. Gumising ka. Ilang saglit pa, napuno ng tao sa paligid. At may pulis at ambulansang dumating para kunin si Cheryl. Umiiyak si Diana habang kausap ang mga pulis. Hanggang sa dumating na din si Agnes doon. Agnes, wala na si Cheryl. Namatay siya sa kaarawan niya. Pinatay siya ng babae. Sinong babae? Sino siya? Ilarawan mo siya. Para maguhit namin. Nagbigay ng detalye si Diana sa gitna ng pag-iyak. Nang matapos ang litrato, nakita ng lahat na isang itim na madre ang babaeng tinutukoy. Madam, paumanhin, ikinalulungkot namin ang nangyari sa kaibigan mo. Ngunit hindi ito ang unang kaso. Gagawa kami ng report sa nangyari. Ngunit mukhang kaso ito ng itim na madre. Nauhuli namin ang mga buhay, pero hindi ang mga patay. Itim na madre? Mga patay? Anong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Mas kayang ipaliwanag yan sa inyo ni Dr. Robert kaysa sa akin. Puntahan niyo siya. Ito ang kanyang address. Sino siya? Isang eksperto sa mga paranormal at nagsisiyasat siya ngayon tungkol sa itim na madre. Eksperto ng paranormal? Mga dalawbhasang nag-aaral ng mga maladimonyong nilalang at mga bagay na hindi normal sa tao. Tinawagan ni Diana at Agnes si Dr. Robert at pumunta sila sa opisina nito kinabukasan. Maliwanag sa kanyang opisina at may kakaibang kagamitan sa gitna nito. May nakita silang pentagram sa isang sulok. Kung saan nakaupo ang doktor. Kamusta, Diana at Agnes? Maligayang pagdating. Kilala mo kami? Oo, nabanggit ng inspector na dadating kayo. Pag-aaralan ko din ang kaso ni Cheryl. Dala niyo ang litrato? Oo. Nilagay ni Robert ang larawan sa gitna ng pentagram. Saka tinignan ito ng mabuti. May binubulong ang doktor sa kanyang sarili. Tama ang hinala ko. Gawa ito ng itim na madre. Nakikiramay ako sa sinapit ng inyong kaibigan. Wala nang magagawa ngayon. Pero bakit? Sino? Ano? Isang espiritu na pinaparusahan ng mga karaniwang tao. Yan ang itim na madre noong unang panahon. Sa isang bayan, masayang namumuhay ang magkapatid na Sarah Whitefield at Peter. Natanggap si Peter sa Bangko ng Inglaterra. Sarah, may trabaho na ako. Sa bangko doon sa syudad. Pero huwag kang mag-alala sa akin. Papadalan kita ng pera dito at palagi kitang bibisitahin. Pumunta sa syudad si Peter para magtrabaho sa Bangko ng Inglaterra. Nung una, matapat na empleyado si Peter. Ngunit nasilaw siya ng pera at nagsimulang magnakaw sa bangko.
Magiging mayaman din ako balang araw. Ngunit nahuli si Peter sa kanyang krimen na ginagawa at sinuplong ito sa mga pulis. Ilang araw tumagal ang pagdinig sa kaso hanggang sa hinatulan si Peter sa korte. At kamatayan ang parusa. Samantala, walang kaalam-alam si Sarah sa nangyari sa kanyang kapatid. Kaya lumuwas siya sa siyudad at pumunta sa Bangko ng Inglaterra. Nasaan ang kapatid kong si Peter? Hindi namin alam. Tinago ng mga empleyado ang katotohanan kay Sarah. Pero araw-araw siya bumabalik sa bangko para hanapin ang kanyang kapatid. Nasaan ang kapatid ko? Hindi namin alam. Matagal na siyang hindi pumapasok. Masama ang kutob ni Sarah, kaya hindi siya tumigil at magpabalik-balik sa bangko para magtanong. Hanggang sa isang empleyado ang nagkwento kay Sarah. At nang marinig niya ito, labis siyang nalungkot. Nang makita ang kalagayan ni Sarah, nagpa siya ang bangko na bigyan siya ng pensyon. Kung ipapangako nitong hindi na siya muling babalik dito. Kinalaunan, namatay din si Sarah at nilibing siya sa bakuran ng bangko. Ngunit paglipas ng ilang araw, nakita muli si Sarah sa bangko at nagtatanong tungkol sa kanyang kapatid. Nakita mo ba ang kapatid kong si Peter? Hindi! At naging itim na madre si Sarah. Pinapatay niya ang sino mang sumagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-umpog ng kanilang ulo. Pero wala naman siyang kasalanan. Bakit siya nadamay? Nakikitalamhati ako. Pagpala inawa ang kaluluwa niya. Ilang araw ang nakalipas. Sa parehong lugar, may pinatay muli ang itim na madre. At patuloy pa rin siyang kinatatakutan ng mga taga-syudad. Ang wakas. Si Bloody Mary. Isang gabi, sa loob ng isang malaking mansyon, biglang may liwanag. Sa labas, ginagambala ng malakas na hangin ang katahimikan. May mahihina, ngunit mabilis na yapak ang maririnig sa dilim. Hanggang sa unti-unti itong lumalakas at bumibilis. Maririnig ang pagbukas ng isang lumang pintuan at isang magandang dilag ang pumasok sa silid na may dalang kandila. Sinisindihan niya ang lahat ng kandilang nadadaanan niya at hindi siya nagsasalita. Nagsindi siya ng apat na kandila sa may salamin. May dalawang binata at dalawang dalagang nakaupo sa loob ng silid. Pinapanood nilang maigi ang pumasok na dilag. Ang pangalan niya ay Rosalyn. Kamusta kayo mga kaibigan? Pasensya na sa abala. Minsan nawawala ng kuryente dito. Mabuti naman, Rosalyn. Kumusta ka? Mabuti rin ako. Sana hindi kayo nahirapang makarating sa lugar na ito. Hindi naman. Nakakatuwa nga ang lugar na ito. Napakaganda! Masyadong liblib ang lugar na ito. Mukhang delikado. At parang maraming mababangis na hayop sa paligid. Rosalyn, hindi ka ba natatakot dito? Noon lang, pero hindi na ngayon. Nasanay na din ako dito. Nasanay na din ako sa tunog ng mga mababangis na hayop. Bigla na lang narinig ang atungal ng mga hayop mula sa gubat. May mga multo at mangkukulam rin ba dito? Ano? Multo at mangkukulam? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Baka dahil hindi ka pa nakakita.
Narinig mo na ba ang tungkol sa Bloody Mary? Narinig ko na yan. Kilala ko ang kwento ni Bloody Mary at alam yan ng lahat. Alam ko rin ang tungkol kay Bloody Mary. Sabi sa kwento, kapag sinabi mo ang Bloody Mary ng 3 beses habang nagsisindi ng kandila sa harapan ng salamin, ay magpapakita siya sa'yo. Hindi totoo yan. Kalokohan lahat ng yan. Sarah, totoo si Bloody Mary. Mapanganib siyang vampira. Sa Inglaterra, natatakot pa rin ang mga tao sa kanya. Sabi ng mga taong naniniwala sa alamat, walang multo sa totoong buhay. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. Maniniwala lang ako pag ako mismo ang nakakita ng multo. Maniniwala ka din balang araw. Matapos ang hapunan, pumasok sa kwarto si Sarah at Rosalind. Nasa ibang kwarto naman ang mga kaibigan nila. Pareho silang hindi makatulog. Sarah, mukhang hindi ka makatulog. Tawagin mo kaya si Bloody Mary. Hindi siya totoo. Paano naman siya magpapakita dito? Pero kung gusto mo, pwede mo siyang tawagin. Pumunta sa balkonay si Rosalind at naiwan sa kwarto si Sarah. Umatungal muli ang mga hayop sa gubat. Umangon si Sarah at kinuha ang salamin. Nakita niya ang nakasinding kandila. Patuloy niyang tinitigan ito hanggang sa may naisip siya. Habang nakatingin sa salamin, dahan-dahan niyang sinabi, Bloody Mary! Bloody Mary! Sumahimik siyang saglit at tumingin sa paligid. May narinig siyang mahinang kalansing. Biglang may nahulog na kubyertos at umalingaw-ngaw ang tunog nito sa kwarto. Napatingin si Sarah dito at naramdaman niyang tila may papalapit sa kanya. Biglang tumalon ang isang pusa at mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto. Nagbuntong hininga si Sarah at saglit na tumahimik. Bloody Mary! Tumigil ang mga ingay at unti-unting napangiti si Sarah. Tahimik pa rin ang buong paligid at may ilang tunog ng hayop na naririnig. Muling naririnig ang mahinang kalansing. Naramdaman ni Sarah na tila pababa si Rosalind at tahimik muli ang paligid. Ilang saglit pa, narinig niya ang ingay ng mga paniki at kwago. Ngunit wala namang nangyari. Naniniwala pa rin si Sarah na gawa-gawa lang ang kwento ni Bloody Mary. Ngunit ano ito? Biglang yumanig ang salamin at may mga kakaibang boses na nanggaling mula dito. Nanginig sa takot si Sarah. Gusto niyang sumigaw. Ngunit tila nawala ang kanyang boses. Lalong tumindi ang kanyang takot. At isang nakakilabot na mukha ang lumabas sa salamin. May 2 kulubot na kamay na umabot sa kanyang leeg. Nakita ni Sarah ang tugo sa kanyang leeg. Malubha siyang nasugatan dito. Pumigla si Sarah at tumakbo paalis. Bigla siyang nadapa sa gitna ng kwarto. Tumayo at muling kumaripas ng takbo. Sinusundan siya ni Bloody Mary na parang si kamatayan. Patuloy niyang naririnig ang mga nakakatakot na sigaw. Tumakbo ng tumakbo si Sarah. Hanggang sa pumasok siya sa isang kwarto at kinandado ito. At nawalan siya ng malay. May kumakalampag sa pintuan at patuloy itong palakas ng palakas. Hanggang sa tila may gustong sumira at pumasok sa pintuan.
Naririnig pa rin ang malalakas na sigaw sa labas ng kwarto. Mukhang meron ng masamang nangyayari doon. At bumalik na si Rosalyn galing sa balkonahe. Nakita niya si Bloody Mary. At nakita din siya nito. Sumigaw si Rosalyn at kumaripas ng takbo. Ngunit sinundan naman siya ni Bloody Mary. Nakita si Rosalyn ng kanyang mga kaibigan, kaya agad din silang tumakbo. Sa sobrang takot, agad silang pumunta sa isang kwarto para makatakas at kinandado ang pinto. Ngunit may kumakalampag sa kanilang pinto. Hindi namin bubuksan ang pinto! Papasukin namin si Kamatayan. Naku, tumigil ka. Buksan mo ang pinto! Dali! Teka, si Rosalyn yun, di ba? Bilis, buksan mo ang pinto at isa na nyo agad! Bilis! Buksan mo ang pinto, mag-isa mo! Natadagot ako! Dali-dali niyang pinapasok si Rosalyn. At sinara ang pinto. Nasaan si Sarah? Hindi ko alam! Sinong tumawag kay Bloody Mary? Andito tuloy siya para patayin tayo! Mukhang tinahawag siya ni Sarah, kaya nagpakita siya talaga sa atin. Naku, anong gagawin natin? Paano kaya natin siya mapapaalis? Ah, naalala ko na. Tawagin natin si Pastor Anthony. Tinawag ni Rosalyn si Pastor Anthony. At ilang saglit pa, dumating na ito sa mansyon. Pagpasok niya sa pasilyo, nakita niyang nahuli ni Bloody Mary si Sarah. Mukhang tiyak na ang kamatayan ni Sarah. Kumuha ng krus si Pastor Anthony at itinaas ito. At sumigaw siya kay Bloody Mary. Tumigil ka na, Bloody Mary! Lumayo ka! Walang ginawa si Sarah sa'yo! Lumayo ka! Dumalis ka rito! Sinong tumawag sa'yo? Umalis ka na! Layuan mo siya! Sabi ko, lumayo ka! Nang marinig ito, iniwan ni Bloody Mary si Sarah at saka sumigaw sa nakakatakot at nakakabinging boses. Bloody Mary! Bloody Mary! Umalis ka na! Unti-unting umalis ka na! Si Bloody Mary. Ngunit naririnig pa rin ang nakakatakot ng boses hanggang sa tuluyan na siyang nawala at nabalot ng itim na puso ang paligid. Sa wakas, nagising na si Sarah. Napaubo siya sa usok. At yumakap kay Rosalyn. Ang si Dracula. Itong taong 1930, dumating ang magkakapatid na sina Jack, Harry at Kevin sa Solemn, isang maliit na bayan upang magdiwang ng Pasko kasama kanilang lola. Isang hapon nakaupo sila sa bahay ng kanilang lola nang magsalita si Harry. Tara, labas tayo. Mamasyal tayo ako. Gumawa ng kahit ano. Nakakainip ang maghapon na ito eh. Oo nga, magandang idea yan. Tara na. Ayoko, hindi ako sasama. Sige, kayo na lang. Mauna na kayo. Pero Jack, magkikita kami ni Julie. Nakausap ko na siya kanina. Pero kung ayaw mong sumama eh, walang problema yun. Kami na lang haalis. Si Julie? Eh di tara na! Nagkatinginan sina Harry at Kevin at nagtawanan at pinuntahan na nila si Julie. Kababata nila si Julie at gustong gusto ni Jack at Julie ang isa't isa. Hi Julie, kumusta ka na? Mabuti naman, ikaw? Masaya silang nagkikwentuhan habang nililibot ang buong bayan. May isang sementeryo malapit sa gubat kung saan nakita ni Jack ang isang luma at abandonadong bahay. Julie, magkita tayo rito bukas ng gabi. Mukhang walang tao rito. Mainam yun para mas matagal tayo makapag-usap. Ngumiti si Julie at pumayag sa sinabi ni Jack. Kinabukasan, bumalik si Jack at Julie sa sira-sirang bahay at doon nag-usap. Sirang-sira ang lugar na ito, kaya pwede tayo mag-usap na matagal dito at wala tayo maaabala. Alam mo ba kung anong kwento sa bahay na to? Dito daw nakatira si Dracula.
Isang daang taon ang nakalipas, sinalakay ng mga panike ang bayang ito. Naglilipa na sila tuwing gabi at sinasaktan ng mga tao. Isang gabi, naglalakad pa uwi ang lalaking si Victor nang makakita siya ng itim na pusa na may pulang mata. Nang makita ang pusa, nabalot ng takot si Victor. Ah, hindi. Isa itong halimaw. Kitang-kita sa itsurang bahid ng kasamaan at pagiging kampo ng demonyo. Biglang lumapit ang pusa sa kanya at kinalmot ang kanyang mga binte, kasabay ang pagkagat ng isang panike sa kanyang leeg. Biglang sumama ang pakiramdam ni Victor. At naging matutulis ang kanyang mga ngipin, humaba din ang kanyang mga kuko. Anong nangyayari sa akin? Dapat siguro umuwi na ako ngayon. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura hanggang tuluyan na siyang naging isang kakilakilabot na Dracula. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo. Hindi mapigilan ang sarili at ininom ang dugo ng kanyang asawa. Ngunit uhaw na uhaw pa rin siya at ininom din ang dugo ng kanyang tatlong anak. Naghari ang takot sa bayan dahil kay Dracula, kaya wala nang taong lumalabas ng bahay. At isang gabi, ang Draculang si Victor nagsulat sa bundok gamit ang kanyang dugo. Babalik ako paglipas ng 100 taon. Matapos magsulat, naglaho si Victor sa dilim at nagkulong sa kanyang bahay. Aba, nakakatawang kwento. Tama ka. Walang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. At ngayong lumipas na ang 100 taon, maaaring bumalik si Dracula anumang oras. Sige na, Julie. Huwag ka na magkwento ng ganyan. Malalim na ang gabi. Sige na, magkita na lang tayo bukas ng ganitong oras. Nang gabing iyon, naglipa nang muli ang mga paniki sa bayan. Sa gitna ng ingay ng mga paniki at sa kaguluhang nangyayari, nagising si Dracula. Kinabukasan, aalis si Jack para puntahan si Julie, ngunit pinigilan siya ni Harry. Jack! Hindi ka na namin nakakasama dahil lagi mong kasama si Julie. Dito na lang muna tayo sa bahay ngayon. Dito na lang tayo maglaro, sige na. Pero gusto ko makasama si Julie. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin dito sa buhay niyo. Sige na. Bahala ka. Kung gusto mo, doon ka na lang tumira sa barong-barong kasama si Julie. Sige na. Naghihintay si Jack kay Julie sa dati nilang tagpuan. Kanina pa ako naghihintay pero wala pa rin si Julie rito. Ano kaya nangyari sa kanya? Napansin ni Jack na may tulo ng dugo malapit sa pinto. At nagtaka siya dito. Bigla na lang isang itim na paniki ang lumipad sa ibabaw ng bahay. Pintuan ito ng Bartolina ni Dracula. Ngunit kaninong dugo ang mga tumutulo na ito? Dahan-dahang bumaba si Jack sa hagdanan patungo sa Bartolina at pumasok doon. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mga pulang mata. Lumapit ang mga ito sa kanya at nakita niya ang isang pusa. Biglang nakita ni Jack ang katawan ni Julie, nakabitin at tumutulo ang dugo sa malamig na sahig. Julie! Julie! Ano nangyari sa'yo? Nagulat si Jack sa sinapit ni Julie at may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang papunta si Dracula sa kanya. Sinubukan tumakas ni Jack. Ngunit agad lumipad si Dracula at kinagat ng pangil ang leeg ni Jack. Hanggang tuluyan nang ininom ang kanyang dugo. Di nagtagal namatay din si Jack, tulad ni Julie. Hinihintay si Jack ng kanyang nanay na si Jenny at nag-aalala na ito. Harry? Kevin? Nasaan ang kapatid ninyo? Alam niyo ba kung anong oras na? Mama, kasama niya palagi si Julie. Buong araw. Araw-araw. Malamang ngayon magkasama pa rin sila. Ngunit ngayong araw na ito, isang bagyo ang tumama sa bayan, kasabay ng pagdating ng pagkaharami-raming paniki. Takot na takot ang lola ni Jack
Mukhang bumalik nga si Dracula. Sinabi niyang babalik siya. At sa kanyang pagbalik, uubusin niya ang dugo ng mga tao sa buong bayan. Nakakatakot. Ano? Paano mangyayari yun, Mama? Wala pang 100 taon. Ngunit, napahinto si Jenny at dahan-dahang tumingin sa isang kalendaryo. 100 taon na mula nang maging Dracula si Victor. Nasaan si Jack? Bakit hindi pa siya umuwi? Sabi ko, huwag na siyang umuwi. Ang sama ko talaga. Nagkikita sila ni Julie sa lumang bahay sa gubat. Tinukso pa siya tungkol doon. Ay nako, ang bobo ko talaga. Nakakainis. Ano? Yun mismo ang bahay ni Victor. Tumatakbo lahat ng tao para iligtas ang kanilang sarili dahil sa pagbabalik ni Victor sa bayan. Nang mapagtanto ni Harry na hindi umuwi ang mga kapatid dahil sa kanya, pumunta siya sa lumang bahay para hanapin ito. Jack, makinig ka. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na. Sige na, patawarin mo na ako. Jack! May ilaw na nanggaling sa mata ng isang paniki at nailawan nito si Harry. Nakita siya ni Dracula. Natakam si Dracula sa dugo ni Harry, kaya nag-isip siya ng paraan upang mahuli ito at mainom ang kanyang dugo ng gabing iyon. Umenyas siya sa mga paniki at nagliparan ang mga ito kay Harry. Tumakbo si Harry papalayo sa mga paniki at pumasok siya sa bahay ni Dracula at dumiretso sa Bartolina. Puro dugo ang nakita niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya makahinga dahil nakita na niya ang mga bangkay ni Jack at Julie. Jack! Jack! Napasigaw si Harry nang dumating si Dracula. Papalapit sa kanya si Dracula nang biglang dumating si Jenny doon. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang krus mula sa kanyang kwintas at dinikit ito sa noo ni Dracula. Sumigaw sa sakit si Dracula. Ngunit bago siya matuluyan, nakagat pa rin niya sa leeg si Harry. Niligtas ni Jenny ang kanyang anak at si Dracula nag-ibang anyo at lumipad bilang lupo ng mga paniki. Harry, ayos ka lang ba? Opo, Mama. Ayos na po ako, pero sila Jack at Julie. Ano sila? Nagdalamhati ang mag-ina sa pagkamatay ni na Jack at Julie. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama si Harry, meron siyang kakaibang naramdaman. Dumilat siya at tiningnan ang itsura niya sa salamin. Mistulang pangil ang kanyang mga ngipin. At bigla na lang, pumasok si Kevin sa kwarto. Nag-iba ang tingin ni Harry sa kapatid. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo nito. Inikutan niya ang kapatid at sinimulang inumin ang dugo nito. Pagkatapos lumipad si Harry mula sa bintana at pumunta sa barong-barong na bahay sa gubat. Dahil dito, isang bagong Dracula ang muling magdadala ng takot sa bayan ng Solem. Ang wakas. Ito'y taong 1956. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nakatira ang magkasintahang sina Sophia at Henry. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya hangga't maaari, palagi silang magkasama. Isang araw, pag-uwi galing sa kolehiyo, pumunta si Henry sa bahay ni Sophia at sinabi sa kanyang, Sophia, iniwan ng tatay ko ang kotse niya at pumunta sa ibang bayan para sa negosyo. Gumawa ka ng dahilan para makalabas, para makapasyal tayo gamit ng kotse. Sige, gagawin ko. Naglakbay sila malapit sa gubat. Tumutugtog ang radyo. Bigla na lang, isang lalaking nakatayo sa harap nila. Sa halip na kamay, kawit ang nakakabit sa kanyang mga braso. Nakatayo lamang siya, suot ang itim na balabal at mistulang isang anino lang.
Napasigaw si Sophia sa lalaki at biglang tapak si Henry sa preno ng kotse. Takot ang dalawa. Nasaktan ka ba, Sophia? Ayos lang ako, Henry. Pero sino ang lalaking yun? Hindi ko alam. Nasa gitna lang siya ng daan. Dito ka lang muna. Titignan ko. Huwag na, Henry. Umalis na lang tayo. Huwag tayong huminto dito. Sige, halika na. Pinarada ni Henry ang kotse malapit sa gubat at narinig ang musika sa radyo. Ano to, Henry? Bakit dito tayo pumarada? Para dito tayo magkakaroon ng kasiyahan. Hinawakan niya ang kamay ni Sophia at lumapit dito. Na magyakap sila, may narinig silang kalabog sa ibabaw ng kotse na parang nagpupukpok. May narinig silang kumakalmot. Nagtakip ng tainga si Sophia. Anong nangyayari, Henry? Umalis na tayo dito. Ngunit ayaw umandar ng kotse kahit anong pilit ni Henry. Ilang beses sinubukan ni Henry paandarin ang makina hanggang sa gumana ito. Agad siyang tumapak sa accelerator at humarurot na ang kotse paalis. Maya-maya lang, may narinig silang balita sa radyo sa gitna ng katahimikan. Panandali ang binibigyang daan ng aming programa ang balitang ito. Muling bumalik sa siyudad ang kinikilalang hukman at binibiktima nito ang mga kabataan. Mag-ingat at maging alisto sa anumang pangyayari. Lalong natakot si Sophia nang marinig ang balitang yun. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ano nangyari, Sophia? Sino ang hukman at bakit ka nanginig nang marinig ang pangalan niya? Baka hindi mo alam, Henry, dahil bago ka lang sa lugar na ito. Noong 1946, namasyal ang kapatid kong si Anna at ang kanyang kasintahan. Nagcamping sila sa isang bundok at nagtayo ng tolda. Pagpasok nila, may narinig na boses si Anna at natakot siya dito. May nakita silang anino sa labas ng tolda. Anino ng isang lalaking lubhang nakakatakot at peligroso. Mahaba ang kanyang mga kuko, pula ang kanyang mga mata, at meron siyang bakal na kawit sa halip na isang kamay. Hindi kayo makakaligtas. Papatayin ko lahat ng magkasintahan. Nagalit ang kasintahan ni Anna. Nilabanan niya ang hukman, ngunit hinataw siya ng kawit sa leeg at mukha at agad itong namatay. Tatakbo sana papalayo si Anna, ngunit tinamaan siya ng hukman sa leeg. Sinuntok siya nito at sinaksak sa mukha. Hinimatay siya doon at nang magkamalay, umuwi siya sa kanyang bahay na sugatan. Hanggang ngayon, hindi na bumalik ang kanyang lakas. Nagkukulong lang siya sa kwarto at walang kinakausap. Ayaw na rin niyang magpakasal. Pero sino ang hukman? At bakit niya ginagawa yun? Marami ng ganong kaso dito sa syudad. Araw-araw may pinapatay na magkasintahan. Hindi namin alam kung sino ang hukman at kung bakit niya ginagawa ito. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Habang nagkukwento si Sophia, bigla na namang kumalabog sa ibabaw ng kotse na parang may pumupukpok ng martilyo. Dali, Henry! Umuwi tayo sa amin! Binasag ng hukman ang bintana ng kotse. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mata. Matulis ang kanyang ngipin at sira-sira ang mukha. Hinila niya si Sophia papalabas ng kotse. Sinubukan ni Henry na lumaban, ngunit hinataw ang kanyang mukha ng hukman. At agad lumabas ang dugo ni Henry. Napasigaw si Henry sa sakit. At siya ay namatay. Tumakbo si Sophia upang iligtas ang sarili. Walang matitirang buhay. Walang matitirang buhay. Papatayin ko lahat ng nasa syudad na ito. Walang magtatagumpay sa pag-ibig. Wala. Pumunta si Sophia sa kanyang Uncle John na isang eksperto sa paranormal.
kinuwento niya ang nangyari. Bakit siya bumalik? Tito, bakit niya tayo pinapatay? Pinatay din niya si Henry. Natatakot na ako. Iha, una sa lahat, uminom ka muna ng tubig. Alam ko ang nangyari kay Anna. At dahil bumalik na siya, nanganganib ang buhay ninyong mga kabataan dito sa siyudad. Pero bakit po niya kami binibiktima? 50 taong nakalipas, may isang batang panday na nagngangalang Kevin Hook. Meron siyang kasintahan na hindi niya maaaring pakasalan dahil galing sa mayamang pamilya. Sadyang pinaghihiwalay nila ang magkasintahan at para tuluyang lumayo si Kevin, binugbog nila ito at pinutol ang kanyang kamay. Halos mamatay si Kevin. Ayon sa kwento, gumawa siya ng kawit para ipalit sa kanyang kamay. At pinapatay niya ang mga magkasintahan. Bumabalik siya sa siyudad tuwing 10 taon para sa kanyang krimen. Kaya tinawag siyang Hookman. Tito, kailangan niyang magbayad sa nangyari kay Henry. Pati ang nangyari sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan yon. Tulungan niyo ako. Sige, tutulungan kita. Pumunta si Sophia malapit sa gubat kasama si Peter at hinintay nila ang Hookman. Sophia, natatakot ako. Paano kung patayin niya ako? Walang mangyayari. Magtiwala ka lang. Niyakap ni Sophia si Peter at biglang umihip ang malakas na hangin galing sa gubat. Nakita ni Sophia ang Hookman sa harap niya. Tumutulo ang dugo mula sa kawit at galit ang kanyang mata. Sinabi ko nang papatayin ko kayo. Lumapit ang Hookman gamit ang kanyang kawit. Hinila niya si Peter at sinabit sa isang puno. Hindi ko kayo bubuhayin. Walang matitirang buhay. Inabot niya ang kanyang kamay at sinakal ang leeg ni Sophia. Nahirapang huminga si Sophia, ngunit dumating si Uncle John na nakatago sa puno. Nilagay niya ang isang kwintas sa leeg ng Hookman. Agad nang hina ang Hookman at namilipit ito sa sakit. Nalaglag ang kanyang kawit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ito ang katapusan ng Hookman. Charlie, Charlie. Tinawagan ni Joseph sa cellphone ang kaibigang si Charles. Oh, Joseph. Charles, walang ibang tao dito sa bahay. May pinuntahan si na mama at papa. Talaga? Sige, pupunta na ako dyan. Agad na dumating si Charles sa bahay ni Joseph at nag-doorbell. Binuksan ni Joseph ang pinto at andun na nga si Charles. Pare, pasok ka! Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos may lalaroin tayo. Anong laro yan, pare? Charlie, Charlie! Shhh! Nakakatakot ang larong yan, pare. Ano ka ba? Wala tayong kinatatakutan. Subukan lang natin. Sige. Basta tandaan mo, binalaan kita. Kumuha ng papel at 2 lapis si Joseph. Pagkatapos nun, isinulat niya ang oo sa isang sulok at hindi sa kabila. Sa baba, sinulat ang hindi sa unang sulok at oo sa kabila. Pinanood lamang siya ni Charles. Agad nilagay ni Joseph ang 1 lapis na pahalang at pinatong dito ang 2 lapis. Sinara naman niya ang bentilador. Charles, maghanda ka na! Oras na para magtanong kay Charlie, Charlie. Basta tandaan mo, hindi tayo dapat matakot at walang aatras. Ayoko. Mauna ka na, Joseph. Sige, una na ako. Charlie, Charlie, pwede ba ako magtanong? Ilang saglit pa, bahagyang gumalaw ang lapis at gumulong ito sa oo. Samantalang may narinig silang may yapak ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Umurong ang upuan papalayo sa lamesa. At nakaramdam sila ng kakaibang puwersa. May naririnig silang mga boses at natulala ang magkaibigan. Hindi nila parehong inakala na mangyayari ito sa kanilang laro. Uy, ako to ah. Oo daw, sabi ni Charlie Charlie. Joseph, narinig mo ba yung mga yapak? Nakita mong gumalaw yung upuan, di ba?
Oo, nakita ko. Ang galing! Charlie, Charlie. Kasama ka ba namin dito sa kwarto? Gumulong ang lapis patungo sa oo. May tawang umaalingaungaw sa kwarto. Hindi nila nakikita si Charlie, ngunit nararamdaman nilang naroon siya. Sunod-sunod ang mga tanong nila kay Charlie. Charlie, Charlie! Nagpakamatay ka ba? Nakatingin sila sa lapis, ngunit hindi ito gumalaw. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. May mga kakaibang tunog mula sa pader, at may naririnig silang umiiyak. Nagsindi ng kandila si Joseph. Lumiwanag ng konti sa pasilyo. Sabihin mo, Charlie, Charlie, nagpakamatay ka ba? Ngayon naman, gumulong ang lapis sa hindi. Nagulat ang dalawa. Ibig sabihin, pinatay si Charlie. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat sila. Pumunta si Joseph at Charles sa pinto. Sumilip si Joseph sa susian at nakita ang kapitbahay na si Roslyn. Sino yan? Si Roslyn. Huwag mo siyang papapasukin. Nakakatakot ang itsura niya. Magpapalusot na lang ako para umalis siya. Ba't ka nandito? Tinawag mo ako, kaya ako nandito. Ako si Charlie Charlie. Kinilabutan sina Charles at Joseph nang marinig ang boses ni Charlie Charlie. Tatakbo sana si Charles, ngunit nahabol siya ni Charlie Charlie. Kinuha siya nito at inihagi sa ere hanggang mauntog ang ulo niya sa kisame at saka bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Joseph at tumakbo silang papalayo kay Roslyn. Charles, okay ka lang ba? Unti-unting bumilis si Charlie Charlie at nayayanig lahat ng mga gamit na nadadaanan niya sa pasilyo. Magkahawak sina Charles at Joseph para hindi sila magkahiwalay habang tumatakbo. Winawasak ni Charlie Charlie ang mga gamit habang papalapit sa dalawa. Sinimulan ninyo, kaya tatapusin ko. Biglang sumara ang pinto at nanahimik ang buong paligid. Charlie, Charlie! Kaibigan mo kami! Tumawa lang si Charlie Charlie. Gusto niyo bang makita kung paano ako pinatay? Ayaw naming makita. Sige, umalis ka na. Hindi na kami maglalaro. Gusto ko nga maglaro pa kayo. Nakakatuwang laruin. Hindi ba kayo natutuwa? Oo. Pero kailangan na namin umalis. Hiniling niyong dumating ako, pero aalis lang ako pag gusto ko. Kailan ka aalis? Pagkatapos ng huling level. Huling level? Gusto niyo ba makita? Kinuha ni Charlie Charlie ang isang lapis at naging isang malaking kutsilyo ito. Kaarawan ko nung gabing iyon, hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Pero pagdating nila, hiniwa nila ako ng kutsilyo. Ni hindi ko nahiwa ang cake ko. Kaya ngayon, hihiwain ko ang aking cake. Sandali lang. Kukunin namin ang cake. Tara, Charles! Pero andito na ang cake. Nasaan? Eto. Charlie, parang awa mo na, Charlie. Wag! Joseph, hindi ko muna ihiwain ito. Kantahan mo muna ako. Ito ang ating laro. Hindi! Hindi ko kaya! Dali! Para madali lang siyang mamatay. Dahil kung ayaw mo, pahihirapan ko muna siya. Sige na! Sige na! Joseph, anong gagawin mo? Joseph, wag! Wag! Huwag mong gawin yan, Joseph! Wag! Pasensya na, Charles. Paalam, heto ang kutsilyo. Pagkatapos, binigay niya ang kutsilyo kay Joseph at tinulak si Charles sa mesa. Kanta na, Joseph. Maligayang bati. Kanta na. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang, maligayang bati, Charlie. Hiniwa si Charles at sumirit ang dugo nito. Sumigaw si Charles. Kinuha ni Charlie Charlie ang kamay ni Joseph at tinaas ang kutsilyo.
Sabay silang kumanta at hinataw ang kutsilyo kay Charles at namatay na ito. Sinunod na kita! Lubayan mo na ako! Joseph, kilala mo ba kung sinong pumatay sa akin? Sino? Matatali kong kaibigan. Traidor ka rin pala tulad nila, Joseph. Pinatay mo din ang iyong kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Isa kang traidor, Joseph. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Wag! Charlie! Charlie, wag! Maligayang bati. Maligayang bati. Pinatay niya si Joseph habang kumakanta. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Patay na! Sinong natitira? Ah, si Roslyn. Lumabas ang kaluluwa ni Charlie sa katawan ni Roslyn. Biglang natauhan si Roslyn. Bakit ako nandito? Naku po! Joseph, Charlie, anong nangyari? Diyos ko, ano? Nagawa ako! Hinagis ni Roslyn ang kutsilyo. Ngunit sumanib muli si Charlie sa kanya at tumawa ng malakas. Maligayang bati, maligayang bati. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili habang kumakanta. Maligayang Pinatay ni Roslyn ang sarili habang kumakanta at tuluyan ng natumba. Ang Mangkukulang. Nagsisimula ang ating kwento sa taong 1804. Si John Bell at ang kanyang pamilya ay may tahanang nakatayo sa 300 ektarya na lupain na kilala sa Adams, Tennessee. Masaya silang namumuhay, ngunit may nangyari noong 1817 na nakapagpabago ng kanilang buhay sa habang panahon. Isang gabi, pumasok si John Bell sa silid ng kanyang anak na si Elizabeth na kasalukuyang nagbuburda. Elizabeth, bakit hindi ka pa natutulog, anak ko? Opo, Papa. Matutulog na po ako. Humiga na si Elizabeth at kinumutan siya ni John. Papatayin na sana ni John ang kandila sa tabi ng kama. Wag po, Papa. Pakiusap. Hayaan niya lang po ang kandila. Takot po ako sa dilim. Hindi ka naman ganyan dati, Elizabeth. May nangyari ba? Di ko po maipaliwanag, Papa, pero minsan nakakaramdam ako ng kakaibang takot sa puso ko. Pag-usapan natin ito bukas. Matulog ka na. Mahimbing na natutulog si Elizabeth nang biglang nagkaroon ng malakas na hangin at kidlat. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. At tila may aninong nakatayo sa paanan ni Elizabeth. Bahagyang nakikita ang mahabang buhok at nananaliksik na mga mata ng nilalang. Habang unti-unti nitong hinila ang kumot na nakatakip sa mukha ni Elizabeth. Hinila pabalik ni Elizabeth ang kumot. Tuluyan ng hinila ng maitim na nilalang ang kumot ni Elizabeth. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Nang nagsimulang lumipad, ang mangkukulam sa hangin. Umiyak dahil sa takot si Elizabeth nang makita niya ito. Papa! Papa! Iligtas mo ako, Papa! Mabilis na pumasok si John sa silid. Anong nangyari, Elizabeth? Pinangungot ka ba? Napaos na si Elizabeth, kaya tumingin na lang siya pataas habang inaalala ang kakilakilabot na insidente. Di niya ito makakalimutan. Papa, maaari ba akong matulog sa iyong silid? Ayoko na pong matulog dito. Sige, anak. Pero huwag natin guluhin si Mami, ha? Sasamahan na lang kitang matulog dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mami. Kinabukasan, nagsasampay ng mga damit sa labas si Frida, ang ina ni Elizabeth, nang dumating ang bata. Oh, Elisa, binangungot ka ba kagabi? Hindi po. Totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo yun. Okay, anak. Pumasok ka na muna sa kwarto. Sasabihan na lang kita kung magtatanghalian na.
Umalis si Elizabeth at pumunta sa kanyang silid. Papasok na si Frida ng bahay dahil tapos na siyang magsampay. Nang makita ito ng magkukulam, lumipad ito papalapit kay Frida. Nahulog ang mga sinampay dahil dito. Pagkalingon ni Frida, nakatayo na ang mangkukulam sa harap niya. Sinugod ng malupit na mangkukulam si Frida at pinagkakalmot at pinagtatadyakan niya ito. Nangalupaypay sa lupa si Frida pagkatapos mabugbog. Madaling sumaklolo sa kanyang ina si Elizabeth at nakita niyang tanga ng leeg nito ng mangkukulam. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Bitiwan mo ang aking ina! Napakasama mong nilalang! Walang makakalusot sa akin! Wala! Papatayin ko kayong lahat! Babalik ako dito ng paulit-ulit hanggang sa mapatay ko kayong lahat! Naglaho ang masamang mangkukulam. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi humagulgol sa sinapit. Dumating si John sa eksena. Kinilibutan si John sa kalunos-lunos na sinapit na kanyang mag-ina. Kailangan matigil na ito. Hindi ko hahayaang sapitin ulit ito ng aking pamilya. Susulatan ko si Jackson. Isa siyang paranormal activist. Tutulungan niya kami. Kailangan nating magkaisa habang nag-aantay sa kanya. Nung gabi, sama-samang umupo ang mag-anak. Tangan ni John ang isang krus habang binabantayan si Frida at Elizabeth. Nang biglang may boses siyang narinig. John, iligtas mo ako dyan. Nadinig niya ang boses ni Frida. Tapos naging boses ito ni Elizabeth. Papa, sagapin mo ako, Papa. Nakita ni John sina Elizabeth at Frida na mahimbing na natutulog. At doon niya natanto na dumating na ang mangkukulam. Nakarinig si John ng isang nakakakilabot na hiyaw. Sa sobrang tinis nito ay nabitawan niya ang tanang niyang krus at nahulog ito sa sahig. Bigla na lang na may lumipad na silya at pumatong dito. Hinahanap ni John ang krus habang nakarinig siya ng isang kagilagilalas na hiyaw. Nang tumingin siya sa likod, ay sinampala ng mangkukulam si Elizabeth. Isanin mo ang aking pamilya! Pakawalan mo sila! At sa sandaling iyon, pumasok si Jackson sa eksena. Pinakita niya ang krus sa mangkukulam. Nagtago ang mangkukulam sa isang ulap ng kanyang nilikha. Bakit ka nandito? Bakit ka ba nanggugulo? Galit na tumingin ang mangkukulam kay John. Dinakman ito ang buhok ni Frida at kinaladkad ito palayo. Bakit di mo tanungin ko sino ako dyan? Hindi mo ba natatandaan dyan? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Cat Bats na pinatay mo 10 taon na ang nakakalipas. Matagal akong naghangad ng paghiganti sa mahabang panahon. Ngayong naging makapangyarihan na ako ay wala na akong palalampasin pa. Wow, sa akin ko ang buong pamilyang ito! Mamamatay si John kapag sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kailangan niya mamatay. Papatayin ko ang buong pamilya! Nagulantang ang lahat dito. Nagulat ng husto si John at nagsimulang humagulgol. Sino si Kat? John, sabihin mo sa amin kung sino si Kat. Kapitbahay namin si Kat. At sa 300 hektarya ng aming lupain, 200 hektarya ang pagmamay-ari niya. Nang mga panahong iyon, hindi pa lumilipat dito ang pamilya ko. Nakatuon ako sa lupain ni Kat, kaya't kinausap ko siya isang araw. Hindi niya binigay sa akin ang lupain at dinamdam ko ito. Kaya isang gabi ay pinatay ko siya at kinamkam ko ang kanyang lupain. Papa, hindi ko alam mapagsamantala ka pala at malupit sa kapwa. Ikinahihiya na tuloy kita. Nais maghigante ng mangkukulam. At ang tanging paraan para siya ay tumigil ay kung mamatay si John. Kung hindi ay patuloy niyang gagambalain paghihirapan ng pamilyang ito. Biglang namatay ang lahat ng nakasimbing kanila. Muling bumalik ang mangkukulam at kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata. Sumugod siya kina Elizabeth at Frida. Sinunggaban ng mga ito sa leeg at walang awa silang inangat mula sa lupa. Ano sa tingin mo dyan? Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang pagkamatay ng iyong pamilya? Natulala sa pagkabigla si John. Dahan-dahan siyang tumayo para kunin ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa. Sinaksak niya ang kanyang sarili. Natuwa ang mangkukulam sa kanyang nakita.
kaya binitawanan niya ang mag-ina at tuluyan ng maglaho. Mabilis nang tumakbo si Elizabeth at Frida sa tabi ni John. Pareho itong umiiyak. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ang wakas. Ang Asong Lobo. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibigang nag-aaral sa St. Joseph College sa Boston noong 1975. Sina Ross, Jenny, at Nick ay matalik na magkakaibigan na palaging magkasama. Noong sarado ang kolehiyo isang gabi, nakatayo sila at nag-uusap sa harap ng gate. Di nila napansin na gabi na. Uy, dapat pumunta kayong dalawa sa bahay kapag weekend. Tambay tayo! May assignment ako. Naku Jenny, wala nang point ang usapan na ito kung di ka naman pupunta. Sige na nga, sama na ako. Kapag tumitingin sina Jenny, Rose at Nick sa daan, may nakikita silang misteryosong tao na nakatingin sa kanila. Uy guys, nakikita nyo ba yung weird na taong yun? Ayun o. Oo nga eh, teka lang, dito lang kayo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hinabol ni Nick ang lalaki na siya namang tumakbo pa loob ng gubat. Ah, akala mo mabilis ka. Mauhuli din kita. Mabilis siyang hinabol ni Nick sa loob ng gubat. Pumasok si Nick sa makapal na gubat. Makaraan ng ilang minuto, wala siyang ibang makita doon. Nilamon na ng gabi ang ilaw ng araw at tanging ang mahinang liwanag mula sa bilog na buwan ang natira. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya mula sa talahiban. At ang mga mata nito ay pula, nanlilisik. Kinabahan si Nick, kaya matulin siyang tumakbo habang may misteryosong anino ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Nick malapit sa gubat at nakakita ng kanal sa harap niya. Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Saksak lolo! Tulungan niyo ako! Natatakot si Nick. Tumingin siya sa hukay at nararamdaman niyang may nilalang na humihinga ng malalim sa likod niya. Lumingon si Nick sa likod niya at naroon ang lalaking may nanlilisik at pulang mga mata. Sino ka? Nakita ni Nick na humahaba ang kuko ng lalaki habang gumuguhit ng anino ang buwan sa katawan nito. Nasira ang mga damit nito habang tinutubuan siya ng mga pangil. Naging asong lobo siya sa harap ni Nick at tuluyan ng natakot ito. Umalis ka! Layuan mo ako! Pakiusap! Layuan mo ako! Pakiusap! Inatake ng asong lobo si Nick at sinugatan ng malalim ang leeg nito. Dumating si Jenny na naghihisterya sa bahay ni Ross. Jenny? Ross, nakita ang bangkay ni Nick malapit sa burol. Pinatay siya ng asong lobo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Oo nga! Hindi na nakauwi si Nick, kaya hinanap siya ng mga pulis sa gubat dahil sinabi kong tumakbo siya doon. Sana pinigilan ko siya. Nakita ng dalawa ang bangkay ni Nick sa bahay nito at napaluha ang dalawa. Hinila ni Ross si Jenny palayo sa kakila-kilabot nitong nakita. Pinatay ba talaga siya ng asong lobo? Paano nangyari yun? Hindi ka naniniwala sa akin ano? Magkita tayo bukas sa aklatan ng munisipyo. Pinakita ni Jenny kay Ross ang libro tungkol sa mga asong lobo. Una silang nakita noong 1521 sa Germany. Mapanganib ang kanilang uri. Nagaan yung tao sila sa normal na araw, ngunit nagiging asong lobo tuwing kabilugan ng buwan. At kahit ano pang pilit nilang pigilan ang instinto ng pagiging asong lobo, hindi nila kayang pigilin ang mga sarili sa pagpatay. Tinitignan ni Ross ang mga larawan ng tao sa aklat. Pinag-aaralan niya ng husto ang libro nang biglang dumating si Mike. Saan kayo nagpunta? Hinanap ko kayo kung saan-saan. Anong nangyari, Mike? 5 estudyante ang namatay sa college. Lahat sila biktima ng asong lobo. Natakot si Ross matapos marinig ito. Tayo na, Jenny. Umalis na tayo. Ross,
Kailangan nating malaman kung paano patay ng asong lobo. Ayon sa libro, magagawa lamang ito sa kabilugan ng buwan. At nagiging asong lobo lamang siya kung bilog ang buwan. Kapag nasaksak ang puso niya ng punyal ng pilak, siguradong mamamatay siya. Pwede naman tayong bumili ng panaksak sa Walmart. Pero ano na ang gagawin natin? Pumapatay lamang siya kapag isa siyang asong lobo. At doon natin siya pwedeng patayin. Sira ka ba? Wala akong balak na sumali sa kahibangan na ito. Bakit kailangang isugol ng mga tao ang buhay nila ng ganito? Sige, Ross. Kung ayaw mong sumama, edi wag. Pero gagawin ko to para kay Nick. Jenny, mawalang galang na. Gusto sana kitang tulungan. Ang best friend kong si John ay namatay din dahil sa asong lobo. Numiti si Jenny kay Mike. Meron silang naisip na gagawin. Nagsanipuwersa ang dalawa at pinlano ang kanilang pag-atake sa susunod na kabilugan ng buwan. Ginawa ni Mike na panaksak ang kwintas na pilak na ninakaw niya sa kanilang bahay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagantabay sina Mike at Jenny sa gubat. Naninigas sa nerbiyos ang kanilang mga kamay habang hawak ang pilak na panaksak. Pumasok na tayo sa gubat ngayon! Maingat na pumasok sina Jenny at Mike na may dalang mga sulo. Naglakad sila malapit sa burol at nagantay. Hating gabi na! Gano'ng katagal po ba to, Jenny? Wala na tayong oras. Kung hindi natin mapapatay ang asong lobo ngayon, marami pa itong lilipuning mga buhay. Biglang umatake kay Mike ang asong lobo at pumatong sa kanya. Nalaglag ang hawak na panaksak ni Mike habang itinidiin ng asong lobo ang kanyang mga pangil sa leeg ng binata. Nilabas ni Jenny ang kanyang panaksak at sumugod sa brutal na asong lobo. Sinaksak niya ito sa likod. Umalulong sa sakit ang nagulat na asong lobo at tinignan niya si Jenny ng kanyang nanlilisik na mga pulang mata habang palapit dito. Nagsimulang humakbang paatras si Jenny. Umalis ka dito! Umalulong na naman ng malakas ang asong lobo. Napatid si Jenny sa isang bato kaya't natumba ito at nasugatan ang kanyang mukha sa kanyang pagbagsak. Habang papalapit ang asong lobo sa dalaga, unti-unting nagkaroon ng malay si Mike. Hinimatay siya kanina sa pag-atake ng lobo. Jenny! Hirap na tumayo si Mike para sugurin ang asong lobo at pumaibabaw dito. Ibinaon ang paulit-ulit ng kakilakilabot na nilalang ang kanyang pangil sa dibdib ni Mike. Namatay si Mike sa tindi ng mga kagat na natamon nito. Muling sinugod ni Jenny ang nilalang. Tanga ng dalawang panaksak na kanyang pinulot. Ibinaon niya ang isa sa likod at ang isa sa puso. Umalulong sa sakit ang asong lobo at nawala na ito na parang anino ng makapal at maiting na uso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Ross at Jenny sa kolehiyo matapos gumaling ang dalaga. Patawarin mo ako, Jenny. Di na kita natulungan o kailangan mo ako. Napakatapang mo. Ross, hindi mo dapat kalimutan si Mike. Sinagip niya ang buhay ko. Lahat tayo buhay at maayos ang kalagayan dahil sa kanya. Ang wakas. Ang Scarecrow. Ang kwentong ito ay mula sa taong 1920. Nakatira si Helen sa isang maliit na bayan. Kasama ang kanyang anak na si Sam at ang asawang si Tom na isang magsasaka. Masaya silang namumuhay doon. Isang araw, naglalaro si Sam at ang mga kaibigan. Maglaro tayo sa bukid malapit sa simbahan. Sige, doon tayo, tara! Oo nga, masaya doon! Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyong pumunta, kayo na lang. Bilin sa atin na huwag pumunta doon. Bahala kayo. Pumunta sina Sam, Jerry at Ricky sa bukid malapit sa simbahan hanggang sa paglubog ng araw. Gabi na! Tara! Uwi na tayo! Teka, bakit ka nagmamadali? Tara, Sam! Umuwi na tayo! Hindi nga tayo dapat pumunta dito, di ba? Alam ko. Pero bakit ba kasi bawal? Hindi ko alam kung bakit, pero sabi nila may multo daw ng scarecrow dito. Malakas na tumawa si Sam. Kalokohan yan! Multo ng scarecrow? Biglang umihip ang malakas na hangin at kumidlat sa langit.
Labis na natakot sina Jerry at Ricky. Tara, Sam! Umalis na tayo! Natatakot na ako! Hindi. Hahanapin ko ang scarecrow na yun para malaman kung totoo nga yung kwento. Tumakbo sina Jerry at Ricky sa gitna ng madilim na paligid. Ang duduwag naman ng mga tao dito. Ginagawa nilang duwag pati kaming mga bata sa mga kwentong... Lumakad si Sam sa taniman ng mais. Habang naglalakad, naramdaman ni Sam na may sumusunod sa kanya. Ngunit wala siyang nakikita paglingon niya. Patuloy siyang naglakad. Napatingin si Sam sa lugar kung saan nakalagay ang scarecrow. Ngunit wala ito doon. Nagtaka si Sam kung bakit. Tumingin siya sa paligid at walang nakitang scarecrow. Nakaramdam siya ng takot. Nasaan kaya yung scarecrow? Uwi na lang ata ako. Pagtalikod ni Sam para umuwi, nakatayo sa harap niya ang scarecrow. Sunog at sira-sira ang mukha nito. At namumula ang mata. Natakot si Sam kaya tumakbo siya paalis. Ngunit hindi siya makatakas. Kahit saan siya pumunta, andun ang scarecrow sa harap niya. Nadapa siya sa lupa at papalapit na ang scarecrow sa kanya. Saan mo balak pumunta, bata? Lumayo ka sa akin! Pakawalan mo ako! Wala akong pagkakawalan. Walang makakatakas. Walang makakalis sa bukid ko! Sinubukang tumakas ni Sam. Pero kinuha siya ng scarecrow sa leeg at hinagis sa ere. Bumagsak sa lupa si Sam at tumama ang ulo sa isang bato. Saka ito dumugo. Bigla na lamang nagkaroon ng lawa sa gitna ng bukid na puno ng bungo at lumubog si Sam dito. Pumunta ang mga magulang ni Sam sa mga kaibigan nito at mukha silang tuliro. Anong problema, tita? Hindi pa umuwi si Sam hanggang ngayon. Nakita niyo ba siya? Nagkatinginan sina Jerry at Ricky. Andun po sa bukid, malapit sa simbahan, kung saan niyo po kami binawalang pumunta. Nang marinig ito, umiyak ang nanay ni Sam. Kinuha ng scarecrow ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Kahit hanapin natin siya. Teka, tawagin natin si Father Peter. Tutulungan niya tayo. Pumunta sila kay Father Peter para humingi ng tulong. Namatay ang aking ama sa pagpapalaya sa kaluluwa ng scarecrow. Hindi ko ahayaang mawala ng saysayang kanyang sakripisyo. Panahon na para sirain ang scarecrow. Sino po ba ang scarecrow? At bakit takot ang lahat sa kanya? 50 taon ang nakalipas, nakatira sa bukid na yon ang magsasakang si Max. Kilala ang kanyang bukid sa masaganang pananim. Kaya hindi nagtagal, naging dahilan ito ng pagkainggit ng ibang magsasaka. Walang nakikipagkaibigan kay Max. Nalungkot si Max dahil wala din siyang asawa at ulila na siya. Ngunit patuloy ang pag-usbong ng kanyang pananim. Sa galit ng ibang magsasaka, gumawa sila ng plano. Isang gabi, habang natutulog si Max sa kanyang bahay, sinunog ng magsasaka ang paninim niya at walang natira dito ni isa. Nagising si Max at nakita ang sunog. Nalaman niyang kagagawan ito ng ibang magsasaka. Kumuha siya ng martilyo at hinataw ang isang magsasaka. Hinuli siya ng ibang magsasaka at dinala sa nasusunog na bukid kung saan tinali siya sa isang scarecrow. Binihag ng scarecrow ang kanyang kaluluwa. Pinatay nito ang lahat ng magsasaka at kung sino man ang pumunta sa bukid, pinapatay din niya. Uncle Peter, kailangan nating makita si Sam. Pumunta sila sa bukid at hinanap si Sam. Nahulog ang sulo ni Helen sa lupa at nailawon nito ang mga damit ni Sam.
Yumuko siya para pulutin ang mga ito. Nang may nakita siyang nakakatakot na paa. Dahan-dahan niyang inangat ang sulo at nakita ang scarecrow na nakayuko sa kanya. Umalis ka sa bukid ko! Tinulak nito si Helen. Tinutok ni Tom ang kanyang sulo sa scarecrow, pero hindi ito natinag. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Nilibing ko siya sa lubang ito at ganun din ang gagawin ko ngayon sa inyong tatlo. Sinugod niya si Tom at nawalan ito ng malay. Naging lawa ang buong kabukiran at lumitaw ang bangkay ni Sam. Unti-unting lumulubog sina Helen at Sam. Sam! Anak! Tom, Peter! Tulong! Nakatayo si Peter sa labas ng bukid at kumuha siya ng banal na tubig sa kabinuho sa scarecrow. Namilipit ito sa sakit na nararamdaman. Binuhos ni Peter ang buong bote sa kanya. Tuluyang nasira ang scarecrow at natunaw sa lupa. Nagdalamhati ang mag-asawa nang makita ang bangkay ng anak. Patawad, Helen. Hindi ko naligtas ang iyong anak. Ngunit niligtas naman niya ang buong nayon mula sa halimaw. Ang wakas. Si Bigfoot. May limang namumundok ang nakaupo sa isang tolda sa tuktok ng isang bundok na nababalot ng niyebe. Malayelong hangin ang umiihip sa labas. Nagsisiga sila sa isang sulok. Maririnig ang mga tunog ng mababangis na hayop sa masukal na gubat. Nag-uusap ang mga namumundok. 15 araw na tayong nasa bundok na ito at wala pa rin tayong nakikitang yeti o kahit yapak man lang nito. Aba, oo nga, gustong-gusto na natin makakita ng yeti. Walang nakakaalam kung kailan siya magpapakita. Buti na lang may pain tayo si Lily. Pag nakita siya ng yeti, kukunin siya noon. Umalis sila ni John. Hindi na bale. Huwag ka mag-alala. Babalik din sila dito. Alis lang ako saglit, ha? Pagbalik ko, tuloy ang mission natin. Sige, Joe. Basta sinabi mo. Lumipas ang oras at maggagabi na. Ngunit wala pa rin si Joe. Matinding ingay mula sa mga hayop ang naririnig sa kanilang paligid. Nag-alala na ang lahat para kay Joe. Saan ba siya pumunta? Di ba dapat nakabalik na siya dito ngayon? Di kaya napalayo na yon? Delikado pa naman sa labas. Sige, titignan ko. Lumabas si James at Holda at narinig niya ang malakas na sigaw mula sa malayo. At kung hindi siya nagkakamali, boses ito ni Joe. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Gomez! Tulong! Bilisan niyo! John! Hinanap ni James kung saan ang gagaling ang boses at nakita niyang may gumagalaw sa halamanan at may ingay na galing sa mga unggoy. Unti-unting nawawala ang sigaw ni Joe. Tumakbo si James papunta sa kakahuyan para hanapin siya. Pero wala siyang makita. Ngunit may nakita siyang daan patungo sa bundok, puno ng mababangis na lobo sa paligid. At may nakita siyang malalaking yapak. Tinignan niya itong mabuti. Tila galing ang mga yapak sa mga paang tila napakalaki. Biglang sumigaw si James. Joe! Joe, nasaan ka na? Gomez! John! Halika kayo rito! Ilang saglit pa dumating si Gomez pati na rin sina John at Lily. Ano nangyari, James? Bakit ka sumisigaw? Nasaan si Joe? Hindi ko nga siya makita. Dito siya dumaan pero hindi ko alam kung saan siya pumunta. Narinig ko siyang sumisigaw at may nakita akong gumagalaw sa banda roon.
Kaya pumunta ako dito pero wala naman tao. Pero tignan nyo, mayroong mga yapak na ubod ng laki. Napakalaki mga yapak nga. Baka galing yan sa paan ng Yeti. Ano ba kasing ginawa ni Joe at napahamak siya? Oo nga, ako dapat ang pain. Pero nakakatawa siya. Mahilig kaya ang Yeti sa ganon? Wala tayong panahon magbiro. Kailangan natin siyang hanapin. Tara na, hanapin natin kung kanino mga yapak yan. Tinignan nilang lahat ang mga yapak sa lupa. Kumakapal ang niebe. At pagbaba nila sa bundok, natabunan na ang daanan ng niebe. Tinatawag nila ang pangalan ni Joe. Umaalingaw-ngaw sa kabundukan ang kanilang mga boses. Sa malayo, may nakita silang mahabang anino papalapit sa lawa. At may kakaibang ingay silang narinig mula doon. Joe! 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 Asan ka? Joe! Joe! Nasaan ka na? Tignan nyo! Andun ang baril ni Joe! Oo nga, tama ka. Sigurado kung baril ni Joe yan at hindi magandang biro ito. Hindi! Hindi ito maaari! May nakita ba kayong Yeti o mabangis na hayop? Wala. May gumagalaw lang doon sa halamanan. Tapos yung sigaw ni Joe, alam kong siya yon. Sigurado ako, nasa pahamak si Joe ngayon. Nako, dahil sa mga yapak na yan, sigurado akong kinuha si Joe ng isang Yeti o isang higanteng halimaw. Hindi pa natin nakikita ang Yeti, pero alam nating mapanganib ito. Meron sila mahahabang binti at malalaking paa. Pati ang mga kuko nila, sigurado akong malahigante rin. Sa tingin ko, talagang mapanganib ang mga Yeti. At kinuha nila ang isa sa atin. At dahil gabi na, kailangan na nating bumalik sa tolda. Kung hindi, tayo na ang susunod. Hahanapin natin si Joe bukas na umaga para maliwanag na. Diyos ko, gabayan mo si Joel. Nakakatakot ang dilim nito. Bumalik na tayo. Muling umihip ang malayelong hangin. Naglakad ng pabalik sina John, James, Gomez at Lily. Lumalalim na ang gabi. Tumingin si Lily sa may lawa at muling naaninag ang isang mahabang anyo mula sa malayo. Kawawang Joe, kamusta na kaya siya? Diyos ko, iligtas niyo po siya. Kailangan na natin siyang hanapin bukas sa unang patak ng liwanag. At bumalik na silang lahat sa tolda. Maliban sa ilaw sa tolda, nababalot ng dilim ang kanilang paligid. Naririnig nila ang atungal ng mababangis na aso sa malayo. Hindi makatulog ang mga magkakaibigan dahil nag-aalala sila kay Joe. Takot na takot sila. Bumangon si Jan at lumabas sa tolda para umihi. Pag-ingat ka, Jan! Huwag kang nalalayo! Teka, nahihirin ako! Sasama na ako sa iyo! Salamat kaibigan. Dito lang ako, malapit sa tolda. Mabilis lang ako. Hindi ako makikita ng Yeti na yun. Huwag na huwag mong kabanggitin yan. Ha, nawala ang kaibigan natin dahil sa kanya. Ilang saglit pa, narinig ang sigaw ni John. Diyos ko! Hindi! Hindi maaari! John, ano nangyayari? Ayos lang ako pero tignan mo, ang nangyayari sa kawawang tupang yun? Ano nangyari sa tupa? Kinain siya ng malaking ahas. Napakasama ng ahas na yun. Kahapon Yeti, ngayon naman ahas. Talagang delikado dito. Agad silang pumasok sa tolda at nag-usap. Kinuha ni Jan ang kanyang brochure para sa bundok na yun. Tingnan mo, nakasulat sa maliliit na letra. May mga ahas, Yeti, mga lobo at nakakalasong mga ibon. Aba, parang pugad ng kamatayan. Parang lahat ng hayop dito kakainin at papatayin tayo. Halika rito, Lily. Sumama ka na sa amin. Mukhang gising ka rin naman ha. May matulog sa ganitong sitwasyon. Pati si James paikot-ikot sa tulog niya. Hindi ako tulog. Naghihintay lang ng liwanag. Hindi tayo makakatulog hanggat wala si Joe.
Nag-usap ang magkakaibigan hanggat magliwanag. Sa hindi kalayuan, maririnig ang sigaw ng mga unggoy malapit sa halamanan. Maririnig din ang tungal ng mga aso, gumagalaw ang mga halaman. Basta maging alerto, huwag aalis na walang kasama. Mukhang bumalik na ang Yeti. Yung anino sa mga halamanan, nagbabanta ng kamatayan sa kung sino mang lalapit doon. Biglang isang tili ng baboy ramo ang bumasag sa katahimikan. Isang dosenang aso ang tumatahol mula sa malayo. At narinig muli ang tunog ng mga unggoy. Yung ba ang tunog ng mga Yeti? Parang tunog ng unggoy pero mas matinis at nakakabingi. Naririnig natin siya pero hindi na natin yata siya dapat makita pa. Tama ka. Parang tayong lumapit sa kamatayan natin kapag ginawa natin yun. Ilang saglit lang ay tumahimik na ang paligid. Sumilip na ang liwanag ng araw. Lumabas ang magkakaibigan. Pumunta sila sa halamanan at nakita nila muli ang mga yapak. Hinanap nila muli ang kaibigang si Joe. Naghanap sila sa lahat ng sulok pero hindi nila ito nakita. May nakita silang matandang tagabundok. Tinawag siya ni John. Pamanhin, Ginoo! Sandali lang po! Dito po ba kayo nakatira? Oo, dito ako nakatira sa loob ng 65 taon. May nakita po ba kayong Yeti dito? Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita. Pero nakita ko na ang mga yapak niya. Narinig ko lang sa mga kwento ng aking lola. Narinig kong mabangis ito at palaging naghahanap na makakain. Kaya siguro ang mga nakakita sa kanya hindi na nabuhay para magkwento. Marami din ako narinig na kwento. Sige po, alis na po kami. Kung hindi niyo siya nakita ng 65 taon, wala kaming pag-asa kay Joe. Hinanap nilang muli ang kaibigan. Ilang saglit pa, tumahimik ang paligid. Mataas ang sikat ng araw. Naghanap sila ng naghanap, ngunit wala silang nakita. Patuloy nilang hinanap ang kaibigang si Joe. Naghanap sila na naghanap pero wala silang nakita. Maraming kwento tungkol sa Yeti, ngunit walang katibayan na makikita tungkol rito. Mananatiling isang misteryong Yeti para sa mga tao. Ang wakas.